Kinaumagahan sa bahay ni Kuya, masiglang gumising ang housemates. Back, bro. Well back. Maya-maya pa isang mensahe ang nakuha ni Bisor Zach. Human cord. Zach, gisingin na. Agad pumuesto ang housemates upang maging human cord ng big mic ni Bisor Zach. La 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 la. Yes. Magandang umaga, housemates. Magandang umaga po. Oras na ng inyong paggising. Salamat po. Salamat po. Yes, finally, pwede na tayo tumayo. Pwede na. Yes. Housemates? Yes po. Paalala lamang na hindi pa kayo maaaring mag-usap kapag hindi pa wake-up call. Okay po. Okay po, sorry po. So, okay. Dapat intayin talaga natin yung wake-up call bago makipag-usap or doing anything. Ayoko mag... Patay ko na lang. Hindi ko kaya sabihin sa inyo. Baka ano, mapatawa pa ako. Pag-gising natin. Hindi ko kaya. Ganun kami ni Tamara. Every morning. Housemates? Yes po. Kumusta naman ang tulog nyo? Okay naman. Okay lang po. Medyo malakas lang po humilig si Kuya Jay. Gano'ng kalakas? Sample. Ikaw, hindi ko rinig ang sarili ko eh. Ikaw, alam mo, kamarin mo yun. Si Bisor Zach, naisipan namang pagtripa ng housemates na nasa activity area. Nakikita niyo ba yung swimming pool sa tabi niyo? Yes po. Yes po. Ako din. Wala. May gagawin po dito? They're looking at there. Huh? Ako rin. Hindi ko maintindihan. Housemates? Yes po. Excited na ba kayong makita ang housemates? Yes! Sobra po. Yan ay mangyayari na sa takdang panahon. Ay, pinapaasa rin pala tayo ni Kuya. Patago kayo, pinapaasa nyo. Lagot ka sa mga yan pagpunta dito. Yeah, ito pa yung Bisor. Lagot ka lang. Kilang sandali lang. Ako rin. Housemates? Yes po. Maaari nyo nang kunin ang pagkain sa storage area. Alright, thank you po. Salamat at magsimula ng kumain. Salamat po. Enjoy. Thank you po. Ang Team Italia, in-enjoy ang kanilang unang breakfast na magkakasama. Buon appetito, housemates! Oh, first time. Oh! Ah. Oh, talaga yung Pilipinang amoy. Talaga kasi, sa sobrang na mismo talagang Pilipinas, kahit amoy, kontento na ako. Diba? Ate, Philippines. Ate, tao, gusto kong amoy niya. Okay. Let's eat. That's it, sis. Ketchup is okay. Okay lang. Kahit Italian ako, Trap. Iba din talagang lutong Pilipino. Shop, tayo mo kaya. Matapos ang masarap na agahan, pinatawag ni Kuya ang weekly task leaders na sina Zach at Tamara. Kaya ko kayo ipinatawag dito ngayon ay dahil nais kong ipaalam sa inyo na yung ikatlong video ninyo, magaganap na ang kanyang premiere ngayong araw. Bibigyan ko lang kayo ng ilang minuto para designan yung board doon sa Kumru. Matapos maghanda ay pinanood na ng housemates ang premiere ng kanilang third video sa Kumu. At tuloy-tuloy pa rin ang paglikom ng housemates ng 10,000 Kumu clips upang mapagtagumpayan ang kanilang weekly task. Hashtag! Igumu dance mo ako!
habang abala ang ibang housemates, sabik naman ang tatlong bagong housemates na makilala ang mga kasama. Saan mo makilala ang ibang housemates talaga? I can't wait to get to know them. Kung hindi ako makapaniwala, nandito ako sa ano. Diba? Hindi ako makapaniwala na I spent a night na dito. I'm not kahit yet in Kuya's house, pero like, nandito area, na ako talaga sa pero sobrang saya ko, as in. Paglipas ng oras, mas kinilala pa ng tatlong galing Italy ang isa't isa at napag-usapan ang buhay pag-ibig. We believe in forever or parang, lifetime lang, parang ganun. Forever, oh. Forever. Ikaw, kabilang buhay din yun. Like, for me, family is forever na. Yun nga, yun ang forever. I don't need to look. Pwede na mawalan lahat, pero yung family talaga, it's forever. Family is love. Dolce family amore. Is forever. Dolce amore. Samantala sa loob ng bahay, pinatawag ni Kuya si Bisor Zach. Ipinatawag kita rito, Zach, dahil sa pagpapatuloy ng iyong supervisor task. Okay po. Bilang bisor ng bahay ko, susubukan ko ang kakayahan mo na kumilala ng isang bagong housemate. Okay po. Para sa iyong task sa pagiging bisor, gusto kong kausapin mo si Rica. Rica, okay po. Kilalanin mo siya ng mas malalim. Okay po. Yung mga kwento ng pag-ibig na meron siya. Okay po. Hindi lang ito limitado sa romantic love. Maaari mo rin siyang tanungin tungkol sa pag-ibig ng mga magulang niya. Okay po. Bibigyan ko kayo ng 30 minutes para makapagplano. Okay, kuya. Pagbalik ni Zach sa mga kasama, ibinahagi nito ang magaganap na mas malalim na pagkilala kay Rica. Ano, mamaya makakausap natin si Rica sa confession room. And ang main topic ng ating pag-uusap ay about love. Oh. It's not about just the romantic, sabi ni Kuya. Pwede natin siyang tanongin family. About family, friends, best friends. Passion. Yeah, what does love mean? Para sa'yo, ano ang pagmamahal? Ano yung pag-ibig? Pag-ibig. What is love? What is love? Or your true career. Love or first or great love? There's two different. Or yeah, your career, the great right? love. Great love is just super great, but true love is the one that stays. It's nice to have a true love and great love at the same time. What's a true love and great, great love? Kasi, it's the one great that love is like the one that you not forget talaga. No, great love? Yeah. The one that so got away. Totga. I had a great love. Totga. But it didn't. Which one? Yun na lang, no? The first? Si Isabel tanong yun. The one that got great love, yeah. Ah, you have a great love and true love? I have a great love, but no true love yet. Oh! How long was the great love? A year. Pinalo na lang. And greatest love is like someone that really impacted your life so much. Na parang it really changed you if as a person. If it's that great, why did it become true? That's why it becomes stupid sometimes. And so di na siya. Then it's not great. It's not great. It is, wait lang, it is great because it taught you enough lessons for you to find your true love. Oh. And to love her correctly. Yeah, to love her correctly is right. To love her correctly, tama yun. Huwag tayo mag-debate, guys.